Magandang araw sa ating lahat at welcome muli sa panibagong farm update ng Bicolanong taga-Bukid dito sa Bukid Adriatico. Ngayong araw po ay nandito po kami sa taniman ng aming pong kamatis. So ngayon pong hapon ay ngayon pong mainit na hapon ay pag-uusapan po natin kung ano yung ginawang pag-aalaga ni Tito dito sa ating pong tanim na kamatis. So mabigyan niyo po kami Tito ng kung mga information kung paano niyo po ano yung ginawang pag-aalaga niyo po dito sa kamatis. Ang sekreto ng mga farmer. So ginagawa po natin dito ay inaalagaan natin sa pamamagitan ng pag-spray ng insecticide at paglalagay ng mga abono. Sige, sa speaking of abono, Tito, ano ba yung mga abono na ginagamit mo? So, ang ginagamit ko dito ang abono ay 1620 at Yara Winner at Nitrabor. Yan. 1620, Yara Winner at Nitrabor. Ano? So, yun yung mga fertilizer na ginamit dito nito. So, ano, meron pa ba kayong, Tito, na ibang ginamit na mga fertilizer maliban dun sa mga abonong nabanggit. Ginagamitan ko din siya ng foliar. O, foliar po yung ginagamit. Para saan ba ito yung foliar? So, yung foliar ay fertilizer din yun sa pamamagitan lang ng mga dahon. So, ginagamit natin yung pang-spray para sa mga dahon. So, abono. Ito yung ginagamit natin. Ayan. Na mga foliar, ito po ay Grumor Calcium Boron para doon sa Blossom and Rot at itong Crop Giant 19 plus ME tapos Star Max at itong Megatonic. So ito na po yung ginagamit namin ngayon na ito na po ang buo na yung ano yung bunga Megatonic na yung foliar na ginagamit ng foliar dito. So, ano ba yung purpose dito ng foliar? Kung bakit gumagamit ng foliar sa ating tanim na kamatis? Ganun din po yun. Fertilizer din yun. Ginagamit yun sa pamagitan lang ng pag-spray. So, pinapadaan yun sa dahon. Yung mga abonong ginagamit natin katulad ng mga Yara Winner 1620, yun ay sa pamagitan naman ng ugat. So, sinisip yun ng ugat. So, itong foliar sa pamagitan naman ng pagdaan sa dahon. Abono, iba lang yung mode ng absorption ng tanim. Yung una ay doon sa ugat at yung foliar sa pamagitan ng mga dahon. Ano? So maliban dito sa abono, nabanggit niyo po yung insecticide. Ano ba yung ibang insecticide, herbicide at fungicide na ginamit niyo dito sa tanim na kamatis? So, yung insecticide na ginagamit natin ay gumagamit ako dito ng Perfectayon at yung isa, yung Scorpio. So yung ginagamit ko sa insecticide. Perfectayon at Scorpio. Insecticide po yun. Tapos sa Kabukid. Tapos sa Kungos, ang ginagamit ko naman ay chlorine para sa lupa at para naman sa dahon ay Ridomil at Titan, yun yung ginagamit ko. Tatlong klase. Herbicide dito, gumamit po kayo ng herbicide dito sa tanim ng tanim? Dito ay, nung bago ako nagtanim, ay gumamit ako dito ng herbicide. Siguro pakalipas ng isang linggo, bago ako nagtanim, nag-spray ako dito ng herbicide. Yan. Kaya medyo manipis yung kanyang mga damo. Maalala ko dito, di ba gumagamit tayo ng dog shampoo dito sa ating farm? Ginamitan nyo din ba ito ng dog shampoo? Ay oo, ginagamitan natin to ng dog shampoo kasi ito yung ginagamit natin pinaka-sticker sa ating mga ginagamit na foliar, insecticide. Kasi nung nakaraan talaga ang ulan dito ay sobra. So kung titingnan muna natin yung ating mga kamatis, kung bakit yung malalaki dito ay hindi masyadong marami, so konti siya. Dahil sa sobrang
ulan dito. So yung ulan na tuloy-tuloy. So patuloy lang tayo ng pag-alaga. Tapos kung ngayon, nung uminit, ay kung titingnan naman natin yung ating kamatis, yung mga sasunod ito, ito mga maliliit, marami na siya. Tapos yung mga mumulaklak. So talagang siya ay sigurado nang mabubuo siya. Hindi, that's dahil ngayon that's... ay maganda ang panahon. Hindi katulad ng nakaraan na talagang sobrang ulan. So kaya ganito yung nangyari. Ito, nabanggit natin, karamihan ng ating mga nabanggit na fertilizer ay mga commercial at mga kung ang tawag ay mga synthetic na mga pataba at mga insecticide. Sa tingin niyo, Tito, maaari ba yung maka-apekto sa ating pong mga consumer na kakain ng ating pong kamatis? So, hindi naman. Kasi yung fertilizer natin ay hindi naman tayo gumagamit ng sagad na sagad dito. Tapos sa insecticide naman ay ganitong malalaki na yung mga bunga ng ating kamatis ay titigil na tayo sa pag-spray ng insecticide dito. Kasi malapit na itong i-harvest. Siguro mga February 20 ay pwede na kaming mag-harvest dito yung mga naunang malalaki. 15 days na lang po ay mag-harvest. Mag-harvest na kami. Kaya hindi na kami gagamit ng insecticide dito. At pwede kaming gumamit siguro dog shampoo na lang. Kasi organic siya. At siya ay Madrid cacao ang flavor. Madrid cacao ang flavor. Kaya okay pa din siya. Ayan. Sige, salamat dito. So sa mga taga-subaybay po natin na nangangamba sapagkat ganito yung amin pong mga ginamit ay huwag po kayong mangamba sapagkat ito po ay purely safe at sabi nga ni Tito ay hindi na kayo mag-apply ng insecticide kasi para hindi na kumbaga mawalan na yung epekto ng herbicide sa mga ibibenta na kamatis. Ano? So sana ay patuloy niyong tangkilikin ang mga gulay at tanim namin po dito sa Bukid Adriatic. Huling tanong, Tito, ano? Gaano ba katagal ang pagtatanim ng kamatis? Ito ay pinunla ko sa loob ng isang buwan. Tapos, pagkatapos ng isang buwan, ito ay akin ang itinanim. So, tatagal siya ng mga 3 buwan pa siguro hanggang matapos yung harvest natin. Ayan, so 1 month sa seedling tray at 70 days tentative harvest, tama dito na po, at ang maaaring mag-harvest up to 20 ay mag-harvest na kami dito ng mga unang bunga. Ayan. So 70 days, 70 days. At after nung unang harvest ay meron pang mga sunod na harvest. So meron pa ba kayong nais sabihin, Tito? Ayon sa ating mga kaibigan, mga farmers na mga nagko-comment din doon sa ating mga videos ay kapag ganito daw na panahon na malamig, ang panahon ay talagang matagal daw mahinog ang bunga ng ating kamatis. So kaya tatagal siya ng 3 buwan kasi malamig talaga dito. So simula December, January, so sobrang lamig kaya kung titingnan natin ay hindi pa siya masyado naghinog kahit marami ng malalaki sa ating green na green pa yung bunga sa ating kamatis. Sige. So salamat po at ito pa ang aming pong update ngayong hapon na ito. Medyo lumilim na. So kami po ay nagpapasalamat una sa Panginoon syempre at sa aming pong mga taga-subaybay. Kayo po ay patuloy na manood ng aming pong mga videos at para po meron din po kayong mga matutunan at kung meron po kayong mga karagdagan ay very much welcome po kasi kami po ay bago pa lang naman na farmers at ngayong taon pa lang kami mag-expand ng aming pong mga tanim. Ano ibig sabihin po ay mas madami na yung aming pong tinatanim ngayong taon. So okay. Pag nag-aabon ako dito, pinagalagay ako ng abon, no, ay tinutunaw ko sa isang drum na tubig.
So, konti lang aking nalagay. So, ang isang drum ay mayroon siyang 14 na 16 liters ang laman niya. So, ang ginagamit ko dyan ay bawat 16 liters na tubig ay ang nilalagay ko ay isang latang sardinas. Isang latang sardinas lang. Ang laman ay fertilizer. Hindi po sardinas, baka po alawin nyo lang isang latang sardinas. Pwede naman kung lalagyan natin ng laman ng sardinas yung maanghang. Maanghang. So, salamat po sa lahat ng subaybay at sa muli po. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay mula po sa Bicolan ng Tagabukid dito sa Bukid Adriatico. Maraming maraming salamat po and God bless us. Meron po kaming mga videos na nakalagay po sa playlist patungkol sa kamatis at sa iba po naming tanim. Maaari nyo po yung i-play upang kayo po ay makasubaybay bagaman hindi nyo po kagad napanood ay pwede nyo pong balikan. At marami po kayong matututunan sa aming pong playlist. So please like, subscribe and share the channel sa ating pong mga kapwa farmers at sa ating pong mga kaibigan at kakilala. Maraming maraming salamat. Sa mga nanonood sa amin, so kung maaari po ay paki-subscribe na din yung aming YouTube para kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit namin. Okay, so salamat. Salamat po and until the next update. Salamat sa lahat na nag-subscribe at mula sa Bicolanong Tagabukid, isang mapagpalang araw sa inyo.